Hello. 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 Badin ka. Badin ka po pang ina mo. Tama po pang ina mo. Thank you.
Ang lahat po'y magsitayo.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina at manawagan tayo kay Hesukristo upang ang ating minamahal na yumao na si Elhia Bulado na kinuha ng Diyos sa piling natin ay pinagdarasal natin na huwag tanggapin ang kanyang kaluluwa sa makalangit na tahanan ng Diyos. Sa paghahan mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglinga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa iyong pagkahimlay sa kamatayan na kaisa ka sa aming abang kalagayan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya. Sa walang hanggang buhay sa kabila, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Hesukristo ang ating kapatid na yumao. Patawarin ang kanyang mga kasalanan. Patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Elhia na iyong tinawag upang iyong makapiling pakundang sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Mayatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit na ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagdadalamhati at narinig ko ang sinabi ng Panginoon. Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng Israel at makakaroon ng matinding kahirapan hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maniligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa parusahan walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa maraming tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pagdudugon sa bawat taluntod ng salmo, Panginoong aming mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tingin mo, O Poon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y tingin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay sanarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla, ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang di pa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman buon, ako'y tingin mo na. Ako ay umasa sa iyo ng tiwala, na kung umumagay, ipagugunita yung pag-ibig mo na lubhang dahila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw, aking Diyos, ako ay tuluan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ang lahat ko'y magsitay.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, ang lahat po'y magsiupo. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Ito po'y mga salita ng ating Panginoon. Tamang-tama po sa ating nararamdaman ngayong mga sandaling ito. Tamang-tama sa ating kinaroroonan na tayo ay nalulungkot, na tayo'y nadalamhati sa pagpano ng ating minamahal, Elihiya, na siya'y kinuha sa piling natin. At bilang mga tao, bilang mga nagmamahal, bilang kabahagi ng ating buhay, ng pamilya, siyempre, lumuluha, nalulungkot. May sinabi ang Panginoon sa atin na huwag kayong mabalisa. Hindi po ibig sabihin huwag iiyak. Ang pag-iyak po sa pagpano ng isang minamahal ay natural ang nadamdamin ng isang taong nagmamahal. Ang sinasabi lang ng Panginoon ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo kay Jesus. Ito yon, sapat na para mabawasan yung lungkot. Nalulungkot sapagkat ang kamatayan na tinatawag din nating paglisan, pagyao, yumayao ang mga mahal sa buhay, umaalis. At ibig sabihin, anumang paglalayo, paghihiwalay, sa diyang nagdudulot ng lungkot sa atin, ito'y tatanong natin bakit kailangan may katapusan pa ang buhay. Ba't pa hinahayaan ng Diyos na tayo'y makakilala ng tao, magmahal, maging bahagi ng buhay natin? Yung pala naman, hindi rin naman natin pala makakasama ng pangmatagalan o panghabang buhay. Tinuturo sa atin ng pananampalataya yung pagiging Kristiyano natin na ang buhay sa daigdig talaga'y panandalian. Dumadaan lang tayo sa daigdig na ito. At yung minsan lang, sabi ng kantay, minsan lang ako daraan sa daigdig na ito. Tayo pong lahat minsan lang dadaan. Tumagal man tayo ng 30, 40, 50, 88 years, o kahit 100, maiksi pa rin kung ikukumpara dun sa buhay na walang hanggan. Napupuntahan, itinadasal natin sa Panginoon na ipagkalob sa ating minamahal na Elihiya. Ano bang inaasahan natin? Anong idadasal? Pamamahingang walang hanggan, resting in peace. Ano yung dasal natin? Sumalangit na wa kanyang kaluluwa. At tayong mga naiwan, maghahanda din sa oras at araw na hindi natin inaasahan, magsusoli tayo ng hiniram na buhay. Kung kailan at saan hindi natin alam, dapat
paghahanda ng pinakamagandang paghahanda, laging paggawa ng mabuti sa kapwa, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy lang ang pagdadasal natin kasi may kasama yung pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos na ang kamatayan niya ay hindi kaparusahan. Na ang kamatayan ng minamahal natin ay hindi pagpapabayan ng Diyos. Bagkus ito'y kaganapan ng paanyaya ng Diyos na siya'y makapiling sa kabilang buhay. Buhay na walang hanggan, buhay kapiling niya sa langit. Papuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, siyang kagandahang loob narito ang aming may aalay mula sa lupa, bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan, sa pagandahang loob narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espirito. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. At manalangin upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Elihiya, nilulog namin kanya namang makaharap sa paghuhumang iyong mauwing anak na siyang nilinis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat, sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Ipinasya niyang pusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kaming magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Pope Francis, Archbishop Gilbert at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo si Elegia na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Yung siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya pumanaw na huwag makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Sa mga pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuhian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sumainyo niyo ang kapayapaan. Narito si Kristo ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ang lahat po'y magsitayo. Ang manaming mapagmahal na nilagak ng iyong anak sa amin, ang pabaang pagsasado sa banal na piging pagkaloob mong si Elihiya ay makapakinabang sa pagliklis sa kabilang buhay sa pamagitan rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago natin natin sa huling hantungan si Elihiya, pag-uhol natin siya ng huling pamamaalam. Ipahig natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw. At umasa tayong magkita-kita muli sa piling ni Jesus, doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, talang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang dilim namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang dilim namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapan kailanman, ay pagkamitin ng may kapal. Ang dilim namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Manaming mapagmahal, inihabili namin sa iyo, si Elihiya na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan, pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang siyang awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanyang kahinaan, manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo. Sa paraiso'y makikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo kahit na may nauuna. Tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalangin kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na taglay ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Someone